Welcome po ulit mga kaibigan. So ito na po yung video tungkol dun sa tinatanong ng ibang mga kasamahan natin kung pwede daw ba mag-daisy chain ng mga powered o active speakers kahit na magkakaiba sila ng mga brand at saka ng mga model. So yun po yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung napapansin ninyo yung nasa kaliwa, yung maliit, yan po yung isa sa ginagamit ko na studio monitor. Yan po ay powered speaker din. Ang brand niya po ay Tanoy o Tanoy. Ang nasa kanan naman po, yung malaki, ang brand niya po ay PV. Yan po yung ginagamit namin na pang mobile. Powered speaker din po yan. Kung napapansin niyo po, ay talagang napakalaki ng pinagkaiba nila. Napakalayo. Kasi nga po, yun ang tinatanong ng mga kasamahan natin kung pwede daw ba na magkaiba yung brand. Tapos i-daisy chain natin. Gagawin po natin, pupunta tayo sa likuran. Tapos papakita ko sa inyo yung connection kung paano. Okay, so punta tayo dun sa likod. Ang ginawa ko nga pala ay ikinabit ko na yung mga kable. Kasi mahirap dahil isang kamay lang ginagamit natin. Ginawa ko, kinabit ko na para hindi tayo mahirapan. Papakita ko na lang sa inyo yung connection. So ito pong nakikita yung kable na to ay galing po to dun sa sa DJ controller na yon. Okay? So at hindi lang po sa DJ controller pwedeng gawin to, ha. Kung halimbawa meron kayong mic mixer, pwede rin po to, kung anumang pwede nyong pagkuhaan ng source ng audio. Okay? So ngayon po yun lang ang gagamitin natin. So output ng DJ MIDI controller, papunta siya sa input nito. Okay? So nababasa ninyo. Tapos itong nasa tabi naman yung through. Dito po pwede kayong kumuha ng signal para iba to dun sa ibang powered speaker. So ito nga po, sundan yung kamay ko para sigurado na wala tayong daya. Ito po ay i-connect ako dun sa likuran ng ng maliit na speaker, okay? So ayan. So input. Alright. Naka-off pa po yung speaker na yan. Alright. So ganyan po natin sila pinagdugtong. Okay, so gagawin natin, magpa-play tayo ng beat o ng music. Tapos o-on natin to, tsaka yung maliit, pero magkahiwalay. Paghiwalayin pala natin mamaya. So taas muna natin ng konting volume o yung gain nito. Okay. Tapos punta tayo yung sa play lang tayo ng music. So yan pong naririnig nyo ngayon ay yung malaking speaker lang po ang gumagana. Sabi ko nga po sa inyo, yung maliit ay nakapatay pa o naka-off. So ito po yan, yung tumutunog. Okay. Yung isa naka-off. Kasi ito, pagka naka-on to, meron itong ilaw na blue rito. So ngayon, wala. So gagawin natin na bubuksan na natin to para makita, marinig nyo tsaka makita. Okay. So on natin. Yan, naka-on na siya. Tumutunog na rin siya. Ngayon po, para malaman natin talaga na pwede silang i-daisy chain ay ibababa natin yung volume nito. Wala na po itong tunog. Punta tayo sa harap. Wala na lumalabas. Yung isa na lang ang tumutunog. Okay. So, isa lang pong patunay yan na talagang pwede silang i-daisy chain. Gagawin natin para masigurado, tatanggalin natin itong kable na to para mawala yung signal papunta ron. So, ibig sabihin, pag nawala yun, talaga naka-daisy chain sila. So, bunutin natin to. Wala na. Okay. So, yan lang po. Pwede po talaga na i-daisy chain ng mga powered o mga active speakers kahit na magkakaiba sila ng brand tsaka ng mga model. Pero, lilinawin ko lang po sa inyo. Lilinawin ko lang. Hindi po lahat ng mga powered speakers ay pwede. Karamihan. Ulitin ko lang po. Karamihan ay pwede talagang i-daisy chain. Okay. So, sana po nakatulong to sa inyo. Kung meron po kayong mga katanungan ay mag-comment lang po kayo.
at subukan ko pong sagutin yan. Okay, so maraming salamat sa panonood and God bless you all. DJ Master Shock. Peace.